Ano ba yan? Yung the poor and the vulnerable. Anak, si kuya na lang pag-aralin natin, ha? Kasi babae ka lang naman, eh. Tatamayin ka lang ng asawa ng mister mo. Eh, mas matalino pala yung babae kasi sa kuya. Anyway, there are always, ano, blind spots in society. Merong naiiwan, merong naiitsapwera, merong diskwalifikado, merong nasisiko, may natitilamsikan, may nasasagasaan. Now, the Christian who is imbued with the Catholic social principles would always have a heart and sensitivity and an alertness to spotting where the vulnerable people are. Pag pumunta ka sa isang syudad, pero kung saan kaya dito yung mga mahihirap? At siyempre, pag maganda yung mga bansa pupunta mo, uy, ano yung picture. Pero alam mo, it's a good exercise. Punta ka sa mayaman lugar, saan kaya mahihirap? Mabisita ka sa isang kaibigang malaking bahay, mayaman, kamusta na kaya yung po? Kamusta kaya yung janitor nila dito? saan huminto yung construction ng kalsada? Doon sa barrio na hindi bumoto sa politician. Kaya wala silang project. dapat ano eh. Ngayon tayo, nakikilos doon sa lugar. Bantayan natin. Saan huminto yung construction ng kalsada? Let's see. Ano yung sitwasyon doon? Maybe we can do something. Maybe we can request, can you continue the construction? Malaking tulong yun. Mayroong mga lumad nga pala na may scholarship kami sa Tinidadawaw for the lumads, the Muslims, provided they pass the entrance exam. Problema, they cannot pass. Oo. So, nag-develop kami ng program during the summer, review. Anyway, dito naman meron din mga review rin sa Tora, diba? To prepare for the entrance exam of La Salle at Tinea UST. So, why not? Doon sa mga vulnerable. Human life. The poor have the first claim on our personal and social resources. Okay? Economic justice for all. Here, konektado dito yung issue ng sinful structures or structures of sin. Take note, we are not just individuals, we live in social system, social structures. At kung minsan po, hindi mo alam kung sino sisisihin mo personally, pero makasalanan pa rin yung sitwasyon. I'll give you an example. Meron isang DNR personnel. Siya yung in charge sa pagbibigay ng ECC, Environmental Clearance Certificate. Client number one, sir, meron na akong project na figure heat. Binocular. Okay, good luck po sa inyo, no? Good luck po sa inyong negosyo, figure heat. Talaga, okay na ako? Yes, sir. God bless you. Sana ka, masensi yung figure niyo. Sabi mo, nangyari ng figure heat? Oh, ang bihira, walang humihit. Bilis. Uy, thank you ha, salamat ha. Tapos the following day, bumalik yung ari ng piggery. May dalang basket, cheese, ganyan. Sabi nung DNR, sir, ano ito? Tapos salamat lang. Sir, hindi ako humingi na ano. Hindi, ang ganda nga ng trabaho mo, simple lang. Sir, hindi, trabaho lang ako yun. Okay lang ako, hindi ko kailangan. Hindi, kung gusto din private ito, nagbigay ka naman ng approval. At saka wala na ako ibang project. Huwag ka mag-alala. Pasalamat lang talaga ito. Sure, oh? Client number two. Subdivision. Chinig din. Yung drainage system, yung last slide ba. Binigyan niya na pwede. Nagpasalamat din. Nagbigay naman ng gift certificate sa SM. Sure, bravo, hindi ako humingi. Trabaho lang ko ito. Kaya wala niya. Maraming salamat. Client number three. Ganun din. Client number four, ganun din, binigyan niyo ng permit,
Tapos, nagpasalamat. Sabi ng kliyente, uy, thank you very much ha. Buti na lang, may mga empleyadong katulad po na takot talaga sa tungkulin. God bless you. May your tribe increase. Tapos, malis na. Sabi ng DNR, kuri, ba't yung isa mo? Nasanay na. Kung tutusin mo, yung nagbigay, yung mga nagbigay, walang intensyon mag-bribe. Yung DNR, hindi nga siya humingi, tumatanggi pa. Pero sa paulit-ulit na pagbibigay, naging karapatan na yung dati ay regalo na. Hindi na malayan, that kind of repetitive gift-giving created an expectation that led to the DNR personnel to say, kuripot yung pag-aabang na. So, sino sisisihin mo? May kasalanan ba yung nagbigay? Salamat lang. May kasalanan ba yung... Hindi, wala. Pero the repetition created the simple structure that later on could tempt the DNR person. So, ito yung sinasabing structures of sin na at a certain point, do you expect DNR as an office to confess? Hindi. Hindi mo alam sino ididiwanda mo. Masama ba yung nagbigay? Masamang tao ba yung tumanggap na pinilit? Pero sa paulit-ulit na yan, nagkaroon na ng structure. Kaya yung madalas sinasabi natin, eh, yung sistema lang kasi natin. Now, you need some kind of intervention in order to mirror to them that, hey, you are now part of a particular systemic arrangement that leads to bribery, expectations of bribery, etc. Hindi mo na mamalaya. Halimbawa, ako, pare, ano? It's only an example because... For example? Kasi meron, naka-ano ko sa isang pare kasi, sorry, yeah, no offense meant with the priest. Kasi parang na-ano na ako kasi sabi niya, may napag-blessing ng isang parking. Tapos binigyan lang siya ng 50 pesos for the blessing. Sabi niya, ang daming-daming pera, 50 pesos na binigay sa akin. Sabi ko naman, Father, di ba yung blessings, hindi, yung ano lang yun, di ba? Kung ano lang yung binibigay, wala namang weight yung blessing. Parang na, ano ako, medyo So siguro, maintindihan natin yun, kasi paulit-ulit na, tingin mo yung blessing, bigay na pagbibigay. Yung bendisyon ka ng mga puntod sa November 1. Yan ang bigay. So, nawili rin kami. At kumisan niya, halimbawa, siyempre, pagbata kang pare, oh, Father, pwede ka mag-match. Okay. Mayami, ha? Meron ka ng mga kaibigan mo. Father, can you say mass for us, the anniversary ng parents ko? Anong oras? 7 p.m.? So, shall we pick you up at 6:45? Yeah, okay. Yung sabi lang naman, Father, mag-isa naman kayo sa amin. Anong oras? 7 p.m. mo sa, ano, doon sa Gillage. Yan yung mga Gillagers. Father, hintayin ka namin, ha? Walang pangal. Happy, yung isa 15 minutes talaga sukat. That means I can still do some work. Yung isa naman, hintayin ka namin, Father, ha? Siguro, sa umpisa, bata pa kami, medyo ano. Pag tumatanda na, medyo may mamimili na, ano. Hindi na maiwasan, no? Ay, oo. So, bakit natin pinag-uusapan dito yun? Kung minsan, hindi mo na mamalayan na pasok ka na sa isang struktura o na nalikha na sa paulit-ulit yung isang struktura na hindi mo na mamalayan ay nakaka-disqualify lang pala.
So, and we have to be careful with that. And let's thank the Catholic social teaching for introducing this term. This is not the Protestant concept. It's not an ordinary concept in sociology. At dito, magkahalo ang social science and theology. Sinful structure or structures of sin. Sinful social structures destroy life, violate human dignity, facilitate selfishness and greed. Para bang SOP? Eh, normal naman ang yan eh. 10% or 20%. Alam nyo, madami tayong tinuturo na ethics, ganyan. Pero pagka nag-graduate na yung estudyante natin, sasalamuhan sila. Welcome to the real world. Leave your ethics behind. Welcome to the real world. Ibig sabihin pala, yung pananampalatayan natin, hindi pang totoong buhay. Pang-chapi lang pala. Parang magiging mabait lang tayo kapag nasa loob ng classroom o kaya ng dim-lighted prayer room. Laboratory. Medyo may problema pala yun. Hindi pala church in the world. Church in the modern world. Okay? Well, dignity and rights of the workers. Work is more than a way to make a living. It is a form of continuing participation in God's creation. Paano natin titignan ang dalal ng paggawa? How do we look at the dignity of human work? Number one, it is a participation in the creative activity of the Creator. When God created human beings after His image, part of that was the our participation in God's creative action. He's a creator, He's an artist, He's a scientist, He's an athlete in a way. And our human work is a participation in God's creative work. Para bang, simple ako na lang ha, nilikha ng Diyos ang baboy. Tayo na bahala magpigari. Yung pagpipigari natin, hindi tayo ang nag-invento ng baboy. Ginawa ng baboy, ng Diyos ang baboy, yung tayo na bahala magparami ng baboy. Tayo nang bahala magparami ng kamatis. Tayo nang bahala mag-garden. So, yung ating pagtatanim, yung ating pag-aalaga ng mga hayop, pag-aalaman, ay kadugtong ng pagkamalikhain ng Diyos. And therefore, that is a source of dignity of work. Alam nyo, lungkot na lungkot ako. For many years, my work was with labor. Meron bang malalaking manggagawa ba? Meron malalaking manggagawa ba? Kurado. Dito. Tapos sasabihin, eh yung boss nila, yung chick na liliit. Kaya, bakit tunin niyo kami, inaaping kaming maliliit? Ang lalaki niyo, pero ang liit ang tingin nila sa sarili nila. Meron nga matatangkad niya, magagawa, maskulado, magpapakominyon ako. Ako maliit eh. Papakominyon ako, gagay na pa. Ay, ano gusto niya nun? Bullshit pa naman! Ang tira naman mo! Ang taas mo na nga eh! Titigal na pa, ano? Pati 3 points siya taas. Bakit? Parang tingin niya, kahit na matangkad siya, kahit na ano, maskulado, maliit ang tingin niya. Bakit? Minamaliit siya ng lipunan, ng factory, ng paggawaan. O, ibang parang bonsai, yung
pagtingin niyo sa sarili. Bakit? Kasi nga, nagsimula yun sa mga eskwela. Sino yung mga walang medyas? Hindi kompleto uniform. Ano yung pila kayo? Magbunot kayo ng damo. Bakit? Alam mo yung pagbubunot ng damo, landscaping. It's a participation in the creative work of God. But you have made it a punishment. Now, from now on, people, these earth will look down on work on the soil as a lowly, degraded work in society. Kaya, kapag mga magsasaka na malapit sa lupa, ang baba ng tingin sa sarili, ang baba kasi ng tingin. Bakit? Nagsimula yun sa pinagalitan ng religion teacher. Patingin ng ano? Patingin ng... Kukuko! O yan, mag-grooming! Hindi mo nakita? Cleanliness is next to godliness! E sana man lang ilagay mo rin dyan, ha? How beautiful are the hands that work. Diba? Meron bang ganon sa mga Catholic school? Wala! Bawal nyo mag-is-is kami. Buti pa sa elementary, sa public school, diba? Lilinis pa tayo ng mga class. Sa public, private schools, mga Catholic schools, wala na yung ganyan. Susukurin ka ng parents. Sa bahay nga, hindi namin pinaghuhugasan. Tapos dito pa sa eskwelan, may janitor naman. Kaya nga nagpapalit kami ng tuition pang janitor. Shame on these parents. And shame on shame those on school system na walang paggalang sa ano. Hindi lang walang paggalang, talagang minamaliit. When we make work a punishment, then you are instilling the idea, especially on manual work, as a lowly punishment for those who are low in society. Kaya, sino ba may gusto na maging trabahante? Samantalang, come to think of it, sabi mo, yung makatas na mangga, saan galing yan? Sa lupa. Yung magandang rosas, saan galing yan? Sa lupa. Tapos sasabihin mo, don't play on the soil, it's dirty. Diyan galing yung mangga. Diyan galing yung salad. Tapos, dirty. Ang baba ng pagtingin sa lupa. My God, you know, part of this Catholic social teaching is ask your students to get dirty. Get your hands. Love the soil. Embrace trees. Pero ano eh, ang pangit. Question. Nung si Adan at Eve nagkasala, ang sabi ng Panginoong Diyos, parang parusa, simula ngayon, papawisan muna ang inyong buong kakainin. Parang naging parusa ba siya? Oo nga. Kaya may problema yun eh, huwag nyo masyadong iayon. Basahin ninyo yung Laudato Si. Sana, hindi ako nagdala. Sinasabi ni Pope Francis na may mali yung ating katesismo. Dahil linilight natin yung pagganong pagparusa. Samantala, nakalagay doon, go till and subdue the earth. Pero kulang eh. Subdue and till. Care for the earth. Dalawa yung verbs. Isa lang kinawa, in-highlight natin. Kaya, umaamin si Pope Francis, there is something wrong with the way we catechize our kids for many decades. Please read Laudato Si. Anyway, we do it. Ibang seminar mo naman. I'll mention it later, but it's a whole different seminar problem. Ang napakayaman ng Laudato Si. I just want to share that. Yes, sige po. It's an experience when I was a student.
I was staying in one of Catholic schools in Bacolod. And I remember that every time after we have our recess, we are going to pick up our the things papers, mga trash na ilagay namin doon sa ano. Although we have our janitors, and we were made to see that we are part of the school. We have to clean our school because we own it. I don't know what happened after how many years when I went back to the school, and I know I saw the difference. The students and children are no longer picking up their trash. They just leave. You can find anywhere trash is around. So I don't know what happened. Because during our time, we really feel that this is our school, and we really have to take care of our school. Even though we are paying for the janitors, but this is our school. We really made to love our school. So baka pwede mo, ano, ibahin natin yung pagtuturo. Hindi lang ito parusa. Kasi ang ginawa ko, parusa eh. Samantalang ganda ko na, this is our school, let's keep it clean. Balikan. Tapos yung bang, hindi po bang, ay, may janitor naman. May parents kasi, ay sasabihin, ako kayong gumawa na kasi nagbabayad na sa ating... O kaya nga, eh tayo rin na educate sa parents. Yeah. Tayo rin ang nag-educate sa mga parents. Pero sa mga parents, bakit naman kayo kukuha niyan? Guilty yan. So, actually, we have more time, siyempre. Marami pang pag-aaralan dyan. Okay. Labor has priority over capital because of precisely of the dignity of the human being. Values of the church supporting the forming and joining unions. Ano ang turo ng simbahan tungkol sa mga union? Bawal ba yan o hindi? Pwede. For certain conditions. Siguro, ang nangyari lang, kuminsan, iba rin kasi yung mga union, palaaway. Pasaway. Eh, iba paano? Eh, hindi natin tinuturo na Catholic social teaching pwede magbuo ng union. Eh, di, napunta sa ibang grupo, ng ideological group, ang pagbubuo ng grupo, na iba yung orientasyon. Naging iba tuloy ang direksyon. Eh kasi nga hindi natin tinuturo eh. Takot tayo doon. Okay? Spirituality of work. Meron bang spirituality of work? Meron. Whenever a person works, even the most ordinary everyday activity, that work is sharing of God's activity. At saka, si mismong si Jesus ay naging isang manggagawa sa tagong buhay niya. Okay? Now, okay. I'll just go through this. Kaya kailangan suriin natin ang ekonomiya kung ito ba ay naglilingkod sa mga tao, sa mga manggagawa. Decisions must be judged in light of what they do for the poor, what they do to the poor, what they enable the poor to do for themselves. Yan lang. Kapag mayroong project, halimbawa mining, halimbawa dam, mayroong dam, o kaya may de-develop na economic zone, tatanungin natin, ano mangyayari sa mahihirap? Mabibigyan trabaho, mawawala ng trabaho, mapapalayo, maitatapon sila doon sa sapang-palay, o sa ano. Anong mangyayari sa mga mahihirap? Ano ang maitutulong nito para sa mga mahihirap? So, lagi natin itatanong. Okay. Now, there's another principle, solidarity. We are one family. Mahalaga to kasi nga, yung ibang ideology naman, pinapaaway. Sasabihin, may karapatan namang gagawa, kalaban sila ng kapitalista. May karapatan mag-union, pero yung union na to, kalaban yung ibang union. So, yung ibang pag-organisa naman ay masyadong divisive. So, sinasabi, sana pag-alaman din natin mabuhay na may pagmamalasakit sa isa't isa. Malasakit is very important. That's the principle of the base, the foundation of solidarity. That
you work, we work together, different groups, limbawa, Intiga Mindanao, may kakampi sa Visayas, at saka sa Luzon. Tapos yung mga mayamang kababaihan, may kakampi rin sa mga middle class na kababaihan, may kakampi rin sa mga mahihirap na kababaihan. Ganun, no? Hindi yung palagi nalang divisive. So, importante ito. Bakit tayo tumutulong doon sa mga nabaha, na biktima ng lintol, ng gyera? Kasi solidarity. Okay? Ano ba? Yung sinasabing interdependence. Natutunan ko yung interdependence as part of solidarity in terms of the ordering of work. Limbawa, nung trabaho ako sa nag-organize ako ng mga magagawa sa JAG pants. Okay? Doon ko natutunan. At saka nung high school po ako, sastre din ako eh. Nung gumraduate ako sa 4th year high school, ako ang tumahin ng pantalo ko at saka ng aking Turbinize. Turbinize, matawag yun. Ilaw sa iyo. Yung panahon na 70s, yung ang mga kwelyo eh. Matitigas na malalapad. Tapos yung pantalon mo, talagang umawalis ang mga aligabok. Talagang ganyan. Bell bottom at saka flare pa. Diba? Nung gumraduate ako, ako tumahin. Ngayon, nung nag-organisa kami ng mga magagawa sa pants factory, makita mo, kita-kita mo sa isang factory kung paano sabihin ng interdependence and solidarity. Pag hindi dumating ang supply ng tela, ano ang aking tatabasin? Di ba? Kailangan dumating ang tela para meron akong tatabasin. Pag babagal-bagal yung nagtatabas, ano tatayin ko? Di ba? Pag hindi marunong tumahi, paano kung mapagdudugtong yung zipper? Ang pinakamahirap yung pagdudugtong yung zipper. Di ba? Pag hindi natahi yung zipper, ano yung ititiklop ko? Kung ako yung folder. Pag hindi ako nakapagtiklop, anong ilalagay sa cellophane? Pag hindi na ilagay sa cellophane, anong itatambak doon sa trap? Pag hindi natapos yung production, anong i-deliver sa SM? Sa sale. So, ibig sabihin, kailangan dugtong-dugtong. Ayusin ng mga nag-deliver ng tela yung pagmamaniyaw nila para umabot sa pabrika. Kailangan ayusin yung, yung tamang suka para tama yung magupit ko. Kailangan mabilis yung pagkupit pa para may tahihin naman sila. Kailangan dumating din yung supply ng zipper. Ganun. At yung driver na mag-ahati doon sa SM, kailangan dumating din sa tamang oras. Kapag hindi ito nagtuloy-tuloy, masipag lang yung mananahe pero hindi masipag yung kargador, hindi po pwede. See? Pag gusto mong magbukas ng gusto mong kumuha ng isang basong tubig sa gripo, dapat puno ang drum. Pero hindi porke puno ang drum, makakakuha ka ng isang basong tubig, kailangan meron din mga tubo. Kailangan malinis din tubo. That is how the society works. So we need each other. Hindi po pwede ang ospital puro doktor. Kailangan may janitor. Kailangan may accountant. Kailangan may pharmaceutica. Hindi rin po pwede yung Catholic school, puro principal. Di ba? Kailangan may security guard ka. So yun, importante pala ang interdependence. Kaya kailangan natin ng turong-turong. Solidarity helps us to see the other, whether a person, people, or nation, not just as some kind of instrument with a work capacity and physical strength to exploit it, but as our neighbor, a helper to be made, a sharer on par with ourselves in the banquet of life, which all are equally. We are all equally invited to the great banquet of God. Hindi pwedeng isang ilang grupo lang kumakain sa
karian ng Diyos. Okay? God is love. So love is part of social teaching. Right now, I'm reading a book on love. They're asking me to give a blurb. Ganda, sinulat ni Bishop about the week, tsaka ni Kelly Ocinina. So, importante yung love, huwag natin kakalimutan sa pagbabago ng lipunan. Hindi po pwedeng taas lang ng sweldo. Hindi lang po pwede na pagpatay lang, pagkulong sa may kasalanan. Kahit na may kinulong mo, dadalawin mo pa yun. Meron tayong prison ministry. Di ba? Magkalaban ba yung mercy and justice? Hindi. Justice, kukulong mo yung may kasalanan. Mercy, dadalawin mo. Di ba? Oo! Eh, ang layo-layo doon sa patay mo na yan para walang gastos. Dadami, papakainin mo pa yun sa bilanguan. Okay? Patayin na lang yan. Final reflections, God is love. Okay? So, important yun. Meron ako idudugtong. Kasi bago. Ito kay Pope Francis. Yung Laudato Si. Parang awan yun ha. Bilis no? Okay? Ibang seminar ko ito, pero ang ganda na ang Laudato Si, pwede yung basahin nyo na. Kung pwede nga sana, mayroong mag-translate sa team. Alam niyo yung Laudato Si? Yes. Opo. Meron kami copy. May seminar na kayo. Ang ganda-ganda, may seminar na kayo. Okay, so, binanggit ko lang dito. Now, I go to sources and resources. By the way, sa Loyola School of Theology, we put up very recently Sacred Springs, Dialogue Institute on Spirituality and Sustainability. So we're combining intercultural dialogue, interreligious dialogue, and ecological conversion. So doon sa institute na yan, yun ang pinapalaganap namin, care for the earth by consulting different religions and different cultures. Buddhism, Islam, and Christianity, in dialogue with scientists, and also indigenous spirituality for the care of the earth. Because Pope Francis says the ecological crisis is such that it's very complex that you cannot rely on only one cultural tradition or religious tradition or scientific tradition to solve the crisis. The scientists should talk to the religious groups. The religious groups, the Christians should talk to the Muslims, to the Buddhists, and learn from each other. And all these religions should talk to the indigenous peoples to pick up also their indigenous spirituality of caring for them. Now, mabilis na yung pagtalakay ko, but I'd like to call your attention to, for example, the website, Education for Justice. Siguro yung basa niyo gumagamit naman ito. And part, there is a section there. Makita nyo. Ayan. Itong Education for Justice is a website. Tapos, makita nyo, resource finder, Catholic social teaching, liturgy and prayer. Lahat na yan, Power for Justice. Pati liturgy. So sana, hindi lang mo ng seminar, kundi pati liturgy, hindi dekorasyon ng misa. Pati yung sana may misa na kasama mo mag-ikawa, etc. Tapos if you click that, lalabas ngayon yung Catholic Social Teaching. Tapos, hindi dito yung Catholic Social Teaching background resources, encyclicals and documents, CSE principles, cross-curricular, toolbox for teachers. Hindi ka na. Alam mo, overview and background resources. Textual content methodology. Encyclicals and documents. Pwede mo i-click yung mga encyclicals, lalabas na. O, ayan. Ngayon, iba na nagpapagawa ng papers, ng thesis, maybe you can assign that. Hindi ka na yung mga teachings. Tapos, toolbox for teachers. Ano ba ito? Theology of Popular Culture, an ever-timely commitment, teaching peace, spirituality and solidarity, philosophy of education for justice, for culturation, and better cases. Okay. Yeah, there's another, ito, importante rin, no? Ito. Nasa internet din ito.
Catholic social teaching, pero ito, kinukonekta talaga sa scripture. Okay? So merong another introduction, social teaching, it's been called the church's best secret. We should not keep it a secret anymore. So introduction, ang maganda naman mo dito, kinukonekta yung social justice at saka charity. Charitable work. Yung iba, mas gusto nila na charity na lang, donations ang mahirap. Pero habang panahon, nahirap pa rin yung mga tao. Hindi ko mga Catholic school, sabi, father, yung pinag-exposure area namin ng mga mahirap, masenso na, problema mo yun. Kasi lalayo kami para mag-exposure pa yung mga bata. Ibig sabihin, the past years, they have not been doing anything sana. Para kumbaga, dapat sana mahirap pa rin sila para malapit lang exposure ng mga bata. Paano to, Father? May problema ko. Bakit? Eh kasi kailangan namin lumayo. Kasi yung mga dating mahirap, eh, dapat yan natuwa sila. Ibig sabihin, hindi sila yung nakapagpa-angat sa buhay nito mga mga. By the way, dapat ibahin din natin mga exposure. Huwag lang yung puro sa mga mahihirap. Pang-emotion, okay. Pero expose natin sa DSWT. Ipatin natin ng Congress para makita nila kung paano ginagawa yung batas. Ipag-exposure sa Senate o sa mga sanggunian. Ipatin natin sa sanggunian. Hindi yung puro dun sa helpless poor. Because we are just reinforcing our elevated position in the asymmetrical relationship that they need help, we are able to help them. We expose them to those who are fighting, those who are organizing. We expose them to government agencies in charge of hospital for care. Hindi yung puro exposure sa mga mahihirap. Tapos ano yung social action? Magbibigay ng chinelas o ng chinelas. Maganda yun, pero kung yun lang, makita natin mamaya, hindi po pwede ganun lang. Okay, anong maganda dito? Ang maganda dito, babalikan na naman natin yung mga principles. Halimbawa, life and dignity of the human person. May konting discussion, tapos bibigyan ka na ng mga Bible beliefs. Ayun. So, halimbawa, kung gagawa ka, mamaya, ano? Pag-winning na, paggagawa kayo na module. In teaching human life, ano bang Bible readings na pwede mo gamit? O, yan. Hindi, para hindi lang yung salita lang. Ano, call to family, community, and participation. O, meron yung mga Bible verses. Okay? Ano to? Rights and responsibilities. O, meron din. Katulad dito, Matthew 25, just as you did it to the least of these, you did it to me. You follow your rights and duties. Oh. Luke 16, the rich man has a responsibility to care for the poor. Acts 4, they gathered around the meal, and there was not a needy person among them, because they shared whatever they had. Ang ganda-ganda pala. Oh. So, it's a bit, yung social teaching ay biblical din pala ang foundation. Option for the poor. Marami yan. Okay. Tapos, dignity of work and the rights of workers. Huh? Well, marami. Si Jesus nga, di ba? Ba't mo papaniwalaan yan? Anak lang yan ng karpintero. May punto pa yan eh, probinsyano. Tapos, ang mga ngaral dito sa cathedral. May anak lang yan ng Anduagi. Ano pa? Solidarity. O yan. Kung 1 Corinthians, if one member suffers, all suffer. If one member is honored, all are righteous. Okay. Next. Call for a care for God's creation. It's a bread, Genesis, no?
Tapos, in Daniel, creation proclaims the glory of God. God loves and cares for all of creation. Romans 1:20, creation reveals the nature of God. Dito, pwedeng idagdag yung mga ito na, no? The world is charged with the grandeur of God. It will flame out like shining from shook foil. It gathers to a greatness like the ooze of oil. Why do men then know that right is wrong? So, sana yung mga nagtuturo ng katisismo, nagbabasa rin ng poetry. Yes. So, parang hindi boring. Ako, yun na. Ito, para, hindi ko pinlanong gumawa ng libro, pero pag nagustuhan ko yung isang poem, alam mo, kay Teresa of Avila, John of the Cross, Jalaluddin Rumi, yung Islamic mystic, ang ginagawa ko, para maangking ko yun, tinatranslate ko. Kaya may dumami na ba? Siya, libro na ko ah. Okay. So, meron din naman ang, ano sa environment? Asin! Wala ka ba? Napapansin sa aking kapal kapalina kaya na ng hangin pati na iyong natin o di labas mo sa mga pagunlan at mayroon ang ating natin ulit gusto mo ang tubig sa saga dati kulay asun ngayon na iniin di ba? Biyaya ng Diyos na nagbigay. Pero masim, maganda yun eh. Tapos simple lang. Bahay kubong kahit muti ang alaman mo ay sari-sari singkaman. O kita mo, ang topic doon, bahay kubong. Pero ang mas mahabang parte ng kanta, tungkol sa sintomas, sa bata, patani. It's a very rich song for biodiversity and care for the earth. Hindi dyan yung mga materials. Paano ituturo yan? Okay, so what I'm showing you are additional references and materials. Ito yung learn more about sharing, gathering, social teaching, campus, and United States Conference of Catholic Bishops, Resources and Tools. Ayan, ano ito ba? Pwede ba yun sa primary school? Pwede rin. Meron pa nga Catholic Social Teaching Principles for Primary School. Hindi ko na kinopila, pero sa Caritas Mani, ano yun, Australia. Sana po, makagawa tayo ng bawat isang eskwelahan. Please, contribute. One PowerPoint. One website. Ito, simple lang. Yung matikiti ko, yung tapos, papaliwanag mo. How do you explain yung matikiti? Everyone is? Special. Human dignity. Everyone is special. Are you special? Yes. Is he special? Yes. Oh. So common good. What is the best for everyone? Oh. Alibawa. Oh, mag-outing ang klase. Saan tayo pupunta? Sa beach. Sa mall. Manila Zoo. Divide the house. Why do we have to divide the house always? Tapos majority rules, we keep on teaching them the minority process. Well, ilang beses ba tayo magka-outing sa isang taon? Dalawa. O di, sa isa, more, sa isa. Okay. Solidarity. Ang lalim naman, solidarity. We are all one big family. Subsidiarity. People should have a say. Participation. We all want to work. We need to care for the earth.
Hindi natin natalaki itong subsidiarity. Merong solidarity, merong subsidiarity. Solidarity is, we need to help each other. Subsidiarity is, whatever I can do by myself, delegation. Yung magagawa ng barrio, huwag na pakialaman ng lagan ng syudad. O yung gustong pamamaraan ng tribo, pabayaan mo sila, tribo nila yun. Ngayon, kung nangailangan sila dahil sa disaster, tulong. Pero kung meron silang pamamaraan na mapagkasundo yung nag-aaway na pamilya sa sarili nilang kultura, pabayaan mo na sila. Yun. Yun yung subsidiarity na merong self-determination. Yung kayang gawin ng teacher sa classroom, huwag nang laging ano, pinapakialaman ng principal. Pero periodically, magti-training, common training, but you allow the different groups to solve their own problems at their own level. Participation, we all want to work and to contribute. Stewardship, we need to care for the earth, but a horizon option for the poor, some people need extra care.